At kaugnay pa rin po ng bagyong Odette, makakausap po natin sa puntong ito si Ginoong Mark Timbal, ang tagapagsalita po ng NDRRMC. Sir Timbal, magandang umaga po ulit sa inyo. Ma'am, magandang umaga po at sa lahat po ng mga kasama natin dyan sa ating station at mga kababayan nating abot ng broadcast. Good morning po sa lahat. Si Diane Carrer po ito, kasama ko rin po si Joey Gilas at si Atienza Valdepeñas. Ano na po ang situational report po, Sir Mark? Ano po mga nakarating na po sa inyong ulat patungkol po sa naging epekto po nitong bagyong Odette, sir? Yes po, marami pong area ngayon starting last night ay nakaranas ng napakasungit na panahon, matinding buhos ng ulan at malalakas na hangin. Sa mga footages po na na-observe ni NDRRMC sa ating continuing monitoring, yung lakas po ng bagyo ay nakapinsala sa mga bahay na gawa sa ice materials. Although so far po, wala pa po tayong official na casualty count. May sa pakikipag-usap po ngayon sa ating mga kasamahan sa region, meron daw po tayong isang kababayan na napabalita na nabagsakan daw po ng puno. Pero ito po ay ating kinukuha pa mga detalye. Diyan po yan sa Region 10. Meron pong malawakang mga pagkapatid ng kuryente sa iba't ibang areas dahil po number one, as part of the precautionary measure po ay nagpatay muna ng kuryente ang ating mga local power cooperatives. At meron namang areas din po na mukhang napinsala din ang power line. At ito naman po, nakahanda po ang ating mga counterparts na local power cooperatives para kumpunihin po ito, suriin makalipas po na ang bagyo. Ganon din pong naiulat tayo mga pagkapatid ng mobile telecommunication signal in some areas, lalo na po doon sa mga dinaanan ng mata ng bagyo at doon sa mga nag-signal number 4. Sapagkat posible po na napinsala din ng mga cell towers doon sa area. At ito ngayon po ang nagiging dahilan kung bakit hindi po ma-reach ng mga kababayan natin via cellphone or mobile phone itong ating mga kababayan dyan, sa mga kamag-anak nila nakatira dyan sa Siargao, some areas of Cebu. Meron din pong areas sa Eastern Visayas and Mindanao na may problem sa communication. Pero yung pag-komunikasyon natin sa mga disaster managers natin ay tuloy-tuloy pa rin po through other means. At may ongoing search and rescue operations din po na ngayon sa sanib puwersa po ng ating local government rescuers at saka ng ating mga search and rescue teams coming from the uniformed services like the AFP, Philippine Coast Guard, PNP, and Bureau of Fire Protection. Nakaabot po tayo ng 98,000 na mga tao na nag-preemptive evacuation as of yesterday. And we're expecting po natataas pa po yung figura niyan today as reports come in. Yes, Ms. Mayap. Sir Mark, Joey Gilas po ito. Nako, nasagot niyo na po yung tanong eh. Ilang pamilya o individuals yung nasa evacuation centers? You mentioned about 98,000, pero tataas pa. Do we have enough evacuation facilities po? Sorry sir, di ko masyadong nakuha yun. But if you're asking about the evacuation centers, so far, marami naman po tayong evacuation center sapagkat ang arrangement po natin ngayong panahon ng pandemya is that lahat ng pasilidad ng pamahalaan na pwedeng gamitin evacuation center liban dun sa mga area na ginamit bilang quarantine facility ay dapat po nakahanda bago pa mangyaring emergency. So lahat po yan, mga gymnasium, multipurpose hall, barangay hall, eskwelahan, pati po yung mga daycare center na yan, lahat po yan ay ginagamit para sa evacuation center. Binibilang din po, bilang din po ang mga taong pwede mag-stay kasi sinusundan pa rin po natin yung mga physical distancing requirements against COVID-19. Meron po tayong nababalitaan ng mga areas po na mukhang sa pag-alala ng mga kababayan natin ay nalilimutan nilang magsuot ng face mask at observe ng physical distancing. Kaya pinapaalala po natin ngayon sa ating mga kasamahan camp managers at mga local government units na ipaalala po ulit sa ating mga kababayan yung patuloy na pag-iingat laban sa COVID-19 habang sila ay nasa evacuation center, sir. Maraming salamat po, Mr. Mark Timbal ng NDRRMC. Keep us updated. Thank you very much. Ingat po tayo palagi. Good morning.